ayusin mo lang yung mga maliliit na bagay na hindi ka natutuwa. At magugulat ka na lang isang araw habang inaayos mo yung maliliit na bagay na nangyari sa'yo, darating ang time, sobrang layo na pala ng pagbabago ng buhay mo. Sobrang layo na pala ng narating mo. Parang ako, sino mag-aakala? Classmate, grabe, katatapos ko lang na jogging ng konti, pang-ano lang ng katawan. And ang topic natin right now is how to improve your life. Yes! Paano mo i-improve? Actually, lahat tayo kaya-kaya natin i-improve buhay natin. Then I'll just give you mga examples, then pwede nyo na itong gawin sa sarili nyo buhay. Now, number one formula ko is identify what annoyed you. Ano yung mga bagay na naiinis ka or hindi mo talaga tre? Okay, now, I just give you one example. Katulad sa akin right now, ang pinaka hindi po talaga ako natutuwa, mukha ko. Hindi ko maintindihan bakit ang kapagkain naman pababa, bakit ang taba ko puro nasa mukha. Kaya right now, ang ginagawa ko na actually, 3 times ako nag-gym, Monday, Wednesday, Friday. Tuesday, Thursday, nagbabasketball naman ako. And kadalasan Sunday, pero hindi pa nagiging consistent basketball. Habang ginagawa ko na siya, may improvement na sa katawan ko, lalo pa sa pagbubuhat ko, pero yung mukha ko minsan lumulobo pa rin. Kaya right now, ang pinakadulo na gagawin ko na talaga is magbabawas na ako ng rice. Magbabawas lang ako ng rice kasi syempre gusto ko, pag humaharap ako sa camera at kaharap ko kayo, classmate, gusto ko kahit paano, maayos-ayos naman itsura ko. Yung ako mismo feeling ko, pogi ako. Kaya ang goal ko talaga, pumayat ang mukha ko. In short, doon ako naaanoy, kaya gumagawa ako ng way para sa susunod na hindi na ako mababadrip habang yun nangyayari sa akin. That's number one. Number two, sa Facebook. Ayaw makabasa ako ng mga negative na post sa Facebook. Lalo pa ngayon sa Facebook natin, medyo hindi na tulad ng dati. Kaya ako nagiging consistent talaga ako na nag-unfollow ako. Even friend kita, pag hindi ko gusto mga posting mo, ina-unfollow ko. Pag hindi naman tayo ganun ka-close, ina-unfriend na kita. In short, bakit ko nga ba naman kasi papahirapan ng sarili ko na magtiis sa mga post ng iba't ibang tao kung meron naman akong pwedeng magawa? That's number two. Number three, eto medyo dito ako naging bobo. Matagal ko bago ito natutunan, is to cut ties sa mga tao nang nagkukos sa akin ng toxic environment. Ako kasi may superhero syndrome din ako minsan, na feeling ko lahat ng tao kaya kong tulungan. Na feeling ko ako yung tagapagligtas ng taong yun na kaya ako naging kaibigan niya kasi ako yung tutulong sa kanya para magbago buhay niya. And ending, ako lang yung natotoxic, ako lang yung nababadrip kasi sa pinagagawa pa rin niyang ugali. Kaya right now, natuto na talaga, classmate, ang dami kong this pandemic itself, ang dami kong mga friends na talagang kinap ko. Na blinak ko sa Facebook, blinak ko sa cellphones, as in totaling ayaw ko na magkaroon pa kami ng mga communication. And alam niyo yung pakiramdam na yon? Ay, sana noon ko pa siya ginawa. Natatakot ako before kasi syempre, parang boyfriend-girlfriend yan eh. Hindi mo mahiwalay minsan karelasyon mo kasi syempre yung mga na-invest mo time, effort, and money. And the same me with my friends. May mga friends ako na friend ko pa ng kababata na kahit ang dami lang maginawang hindi maganda sa akin, I'm still hoping na magiging magkakaibigan pa rin kami and still hoping na okay pa rin yung friendship namin. But end of the day, may ginawa pa rin hindi maganda and yun ang talaga yung nagpatodo sa akin na sabi ko, sige, i-cut ties ko na. Kaya yun ang isang pinaka natuwa ako na napakasarap palang experience. Classmate, huwag kayong matakot magtanggal ng mga kahit close friend nyo pa yan, kahit matagal nyo ng kaibigan,
kung hindi positivity ang nabibring up niyan sa buhay mo, eh, ba't mo ba pinagtatagal? Ikat mo na at tanggalin mo na sa buhay mo. Okay? Number four. Dito sa bahay, naalala ko dati, pag ito, gumagawa ako ng mga vlogs ko dati, minsan naiinis ako kasi minsan yung katulog namin dito, nagwawalis, o minsan bigla magsasalita, mag-iingay, na hindi ko rin sila minsan nasasabihan, kaya nai-istorbo ako minsan. Kaya ang solusyon, gumawa ako ng office ko. Nagkaroon ako ngayon ng personal office ko para pag nagtatrabaho ako at gusto kong walang makaka-istorbo sa akin, papasok lang sa opisina ko at doon ako makakabelo mismo ng pagtatrabaho. Kasi lalo sa akin, I need space. I need a silent moment para lahat ng ideas, lahat ng mga strategies na gusto kong magawa sa life ko at especially sa business na ginagawa ko is kailangan siyang mag-manifest. Nandun ako sa silent moment. Kaya nagpagawa ako ng opisina. And number five, ito yung pinaka-isang learning curve ko rin. Classmate, kung right na wala pa po kayong bahay, you are very lucky. Huwag muna kayong magpagawa ng bahay agad-agad. Lumipat muna kayo ng mga 3-4 hanggang 5 tirahan. Mangupahan muna kayo kahit pa isang taon. Mangupahan ka sa medyo exclusive subdivision, mangupahan ka sa hindi, kahit saan. Mangupahan ka ng iba't ibang bahay. Bakit? Kasi ang learning pareho. Actually, natutunan ko to sa isang kaibigan ko rin. Sabi niya, ang pinaka-perfect daw na bahay, normal third house. Third house ang magiging perfect mo kasi dun makikita lahat ng mga gusto mong gawin. Katulad sa akin, dito nakatira ako, this is my ancestral house. Technically, bahay to nila papa at mama. Ako lang yung nagpa-renovate na nito lahat. Kaya yung design nito, yung old school pang bahay. Ang old school na bahay dati, basta lang may sala, may CR, may kwarto, may kitchen, halos yun na. But right now, especially sa job na meron sa akin, ibang-iba na. Kaya since naging solution ko, kasi napaka-disorganized ko yung pagdating sa gamit, kasi for so long, nalibang ako kakatravel iba't ibang bansa, lagi naman ako nasa hotel. Tapos minsan, pagbabiyahe, bibili lang naman ako ng mga new sets of damit, bibili ako ng mga damit, tapos yun ang gagamitin ko pag uwi ng Metro Manila, tambak lang sa condo, tapos bili nila. Parang gano'n nagiging cycle ko. Kaya ang dami kong tambak actually gamit. Kaya sabi ko, right now gusto kong maging organized. Kaya I'm very excited kasi sinimulan na yung architect ko. Ginawa na mismo niya yung walk-in closet ko and magsisimula na kami ng construction within by next week. Nag-focus lang ako, ano yung pwede kong gawin para masolusyonan ko yun at para hindi na yung mangyari sa akin. Okay. Now, alam ko ang tanong nyo. Kasi ang sinishare ko sa inyo, yung current na status ko right now. Sino ba ako nung nagsisimula? Ganito na rin ba talaga ako na paano ko na-improve ang buhay ko because of ganitong mindset? Yes. I'll just give you one example again. Now, nung nagsisimula ako dito sa networking industry, kailangan namin lagi mag-request ng uplines or ng speaker galing Manila. At normally, bababa sila sa amin dito sa Bicol once a month. At minsan, every other month at pakiusapan pa. Now, na-realize ko, sabi ko, bakit ba namin lagi silang hinahanap? Kasi magagaling sila mag-talk. Ah, sabi ko, ba't hindi ko i-develop sarili ko? In short, dinevelop ko sarili ko paano maging magaling na public speaker. Dinevelop ko maging magaling ako mag-talk. Nag-aral ako paano maging magaling mag-talk. Nanonood ako lagi ng mga stand-up comedian, paano sila nagiging spontaneous. Nagbasa ako ng mga jokes para marami akong baon na jokes na hindi masyadong boring yung delivery ko ng mga messages ko. In short, because dinevelop ko yung sarili ko, dumating sa point na hindi na namin kailangan mga uplines namin. Kahit hindi sila bumaba, okay lang kasi meron na kayong mga magagaling na speaker mismo dito sa Bicol. That's number one. Isipin mo, ang solusyon agad, rather than mag-dwell ka, kasi pwede ka na, bakit kasi hindi bumababa dito sila ng once a week? Bakit hindi kasi araw-araw sila bumababa? Hindi kasi siguro kami importante sa kanila. I could dwell on that negativity, but I choose to dwell sa positivity. Dinevelop ko sarili ko para hindi na ako umaasa sa kanila. Okay, that's number one. Number two. May isa akong business partner, laging late ng 1 hour. Kahit anong pakiusapan mo, laging late. Sana dumating ka ng 4, kasi eksaktong 4, darating ka. Yes, darating 5. Lahat ng klaseng pakiusap, hindi gumana. Anong ginawa kong technique? Sumunod, hindi ko na sinasabi yung totoong oras. Example, ang talagang talk niya alas 4, sasabihin ko na alas 3. Sabi ko, sigurado ka, dapat alas 3, nandito ka na ha. Kasi ikaw talaga yung magtutok, bla bla bla. In short, darating 4. O di, on time pa rin siya. Kita mo, yun ang mga mas mag-focus ka sa solution, mas madali kaysa magreklamo ka na magreklamo. O last but not the least, minsan naman ako, laging magsasabing darating, minsan hindi dumarating. On the spot, same day, galing Manila, tatawag alas 6 ng umaga. Joseph, pasensya ka na, naiwan ako ng eroplano. Eh, ang problema, yung seminar namin, preparation to ng hindi naman isang araw, preparation to ng isang buwan. Lahat ng kausap namin, ang binibida namin siya. Darating si ganito, darating si ganito, darating si ganito. Lahat yan ang binibida namin. Eh, pag dumating yung araw na yun at hindi siya dumating, di ba kamot ng ulo? Ang sakit sa ulo, paano explain?
Kaya ano naging solusyon ko? Simple lang. Hindi ko na kinukwento. Nadarating siya. Lahat ng ikot namin, kausap namin, itutodo pa rin namin. Hindi kami magbabago ng sipag. Ganun pa rin yung intensity ng sipag namin. Ang pagkakaiba lang, hindi lang namin siya ibibida. Ngayon, pag tumawag siya sa akin, Joseph, nasa airport na ako. Yes, sir. Joseph, dumating na ako sa Bicol. Okay, sundin man ako. Pagkasundo ko, saka ko palang sasabihin sa lahat ng kasama ko at mga members namin. Good news, dumating si ganito. Yeah! Hataw tayo ng sobra kasi dumating na. In short, solution-oriented lang po ako, classmate. Kaya yan ang pinakamagandang way nyo para masimulan nyo yung pag-improve ng buhay nyo, yung mga hindi nyo gusto sa bahay nyo, disorganize ka, ba't hindi ka na maging mag-organize, lagi madumi ba bahay nyo, bakit hindi mo na simulan ng linisan, tandaan mo, walang perfect time kung kailan magsisimula, simulan mo lang kung ano yung gusto mong simulan. Parang bahay yan, ang paglilinis ng bahay, huwag mo na masyadong komplikaduhin, maglinis ka lang ng kahit isang drawer lang, isang kwarto lang, magugulat ka nyo, isang buong bahay na linisan mo na. Kaya ganun din sa buhay. Huwag mo masyadong tingnan ang sitwasyon mo. Ayusin mo lang yung mga maliliit na bagay na hindi ka natutuwa. At magugulat ka na lang isang araw habang inaayos mo yung maliliit na bagay na nangyari sa'yo, darating ang time, sobrang layo na pala ng pagbabago ng buhay mo. Sobrang layo na pala ng narating mo. Parang ako, sino mag-akala? Ang isang Bicolano na hindi mo lang ako nangangarap ng kotse. Hindi ko nga pinapangarap makarating na Manila kasi tanggap ko na hindi ako makakarating sa Manila eh. Sino mag-akala? Ng isang tao na Bicolano, purely Bicolano, napakasimple ng buhay dati at nag-expose lang, unti-unting in-improve yung buhay, unti-unting nagbago, binago yung mga sinasabi, binago yung mga binabasa, binago yung mga pinapanood, nagpalit din ng mga circle of friends, at sa unti-unting pagbabago yon, sino mag-aakala? Nakapunta ng more than 50 countries. Yearly ako dapat nasa US, kung hindi lang dahil sa pandemic na to. First quarter of the year ng 2020, dapat nasa Europe ako. Mag-stay ako doon ng matagal kasi mag-expand kami. Nakabili ng bahay, nakapagpagawa ng ganitong bahay. May mga condo sa Manila. Ngayon, papagawa ng building. Tapos may mga, di ba, grabe, ang layo na. Ang dami kong circle of friends sa mga artista, PBA player, politician. Kaya ako to binibida sa inyo, classmate. Kasi nga, dati, dumaan lang yung artista sa harapan ko, motorcade lang. Grabe, inspired ako na nakikita ako ng artista. Habang nakikita ko sila sa TV, grabe, sabi ko, sikat na sikat sila. Kasi sino mag-aakala ng lahat ng nakikita mo sa TV, di ba? Na pwede ka palang dumating ang time na maging kakilala at kaibigan mo sila. At take note, ha? Oh, lahat naman tayo siguro, one way or another, pinangarap natin maging artista. Oh, nagkaroon din kayo ako ng pelikula. Kasama ko pa si Matt Evans, si Snooki Serna, si, hindi ko na maalala yung mga kasama ko, dahil ko kasama sila Rick Cepeda, dahil yung mga kasama mga artistang sikat na sikat noon. Nakasabayan ko sa pelikula, oh, di ba? At least one way or another, na-experience ko anong feeling ng isang artista. Hindi man ako full-fledged artista, pero at least, nagkaroon ako ng experience. Kaya, classmate, kilabutan ka na. Kung ano man sitwasyon mo ngayon, kahit gaano ka pa kasimple, tandaan mo, hindi mo alam kung gaano kalayo mararating mo. With the dedication na meron sa'yo, at with the belief sa sarili mo na kaya mong magawa, ngayon pa lang, pinapalakpakan na kita. Ngayon pa lang, excited na ako sa magiging kwento mo sa buhay mo. Ngayon pa lang, kitang-kita ko na darating at darating ang time. Lahat ng binabanggit mo ng paulit-ulit, pinagtawanan ka man ng mga ibang taong yon, marami man hindi naniwala sa'yo, pero classmate, masasabi ko, ako naniniwala sa'yo. Kaya excited ako sa magiging journey ng pagbabago sa buhay mo. Kaya ito lang gusto kong sabihin sa inyo, keep on improving yung mga buhay natin. Again, this is your classmate, Joseph. Bye-bye!